Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus kay Jesus na isa sa kamalasakit sa habag. Papalaw ang kamalasakit sa habag sa kahalaan ng Diyos. Sumagot si Jesus, may isang lalaki na naghanda at isang lalaki sa malaking tingin. At marami siyang pinagayari. Nang lumating ang oras ng tingin, inutusan niya ang kanyang pangalan din at pinasabi sa pangalan ng Yahweh, halina kayo, handa na ang anak. Ngunit ang dahilan silang lahat, ang sabi ng una, nakabigyan ko ng putin at kailangan ko ng tahan. Kayo na sa akin, bahala ng tao ng hindi sa akin. At isinabi ng isa, nakabigyan ko ng ipagpapos sa mga at kailangan ko ng masuko kay nasanang pahala ang pagpapalit sa akin. Sinabi naman ang isang kapisama, bago ka sa ako, kaya hindi ako makakalaro. Bumalik ang alimin at ibinalita nito sa akin ng Panginoon. Nagamit ito at sinabi sa alimin, lumabas ka ba dali sa mga malalasama at makikipo ng lakang ng puso at isama ko rito maluwag pa. Kaya sinabi ng Panginoon sa alamin, lumabas ka sa nasaan at sa malalas at bilhin mo kumalim ang mga tao upang mapuno ang aking bahay. Sinasabi sa inyo, isa man sa mga tunay na inagayahan ay hindi makatitigil ng aking handa. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Magsimulan tayo ng lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Tayo ay nasa Martes sa 31 linggo sa karaniwang panahon. Pero ano po bang nagtataya sa inyo na mga salita tara kain tayo, tara kami tayo, o kaya naman, kamusta ka? Pwede ba tayong magkita at magkwentuhan? Yan ang mga simpleng salita na hindi lamang magkastos kung ibig sabihin. Dahil sa mga salita ito, ay parang salita na pagdanamis ng isang espasyo para may pakinig, para may pagpapakin, para pag-usapan at naman ang laman ng puso. At sa pagkakaroon na nung dinimnais ni Jesus sa Ebanghelyo at sa pagkakaroon ng sinasabi niya kay Mario Rey, napahala ng Diyos ay nangyayat na dinanamis ng Diyos na pupunta tayo. Pero ngayon sa tumuko dahil marami siyang business sa kanila. Dahil marami siyang mga kailangan ayusin sa kanilang relasyon sa kanila. Dahil marami na siyang attachment sa kabagay-bagay sa buhay nito sa kanila. Sana mga kapatid, yung mamaya, hindi mo maglaro. Kasi yung madalas yung mamaya, wala na. Kaya kasalanan mo, hindi natin sa Diyos na biyaya na kapag tumawag ang Diyos, hindi natin pwede sa kanan sa piling, Lord, sa kanan ng mga. Sabi ko po sa inyo, kapag may nagsasabi sa atin at sa kanan ng mga, meron po nagsabi sa atin at ang mga, ayun lang sa kapilala, sa kanan. Pero mga kapatid, ang pagtugon sa Panginoon. So
mas kagaling sa kalalagyan ng disposisyon. Sumas kagaling kung paano tayo yumayanap sa kagaling ng Diyos sa ating mga. Hindi po masama na wait lang po. Pero mas makalala po pag-usapan natin. E kailang katulig po at kailang kapatulig ng mga. At sa aking pagtuloy ngayon, mabilis na. Hindi na natin ipapabukas maybe 10 years from now, 5 years from now. No. Ang paanyayan ng Diyos sa atin ay ang pagtubod ng mga akala. Dahil ang kapangbiyaya ng Diyos, minsan ang mga dumamagang sa buhay natin. And it is our regrets, kailangan natin mawala ang pagkakataon ito. Kaya gusto kong ilamat yung realidad na yan sa sinasabi ni Pablo sa unang pagbasa. Rejoice in hope and steadfast in prayer. Siguro yan yung magandang paalala sa atin naman na sa kabila ng kalulutan ng buhay namin at maraming mga pagsubok, may dahilan pa rin para umasa. At saan tayo nakakakuha ng kakayahan ng umasa, kakayahan ko magdasal. At saan napagawa ko dati mo araw-araw na kung minsan hindi pa tayo magkasabot sa Panginoon, pero saan napagdating ng panahon dahil sa mga pagsubok na pinagdadaanan natin, dahil sa buwan ng pananalo, mas lalo tayong matiging malalim sa pagkilala sa Panginoon at sa pagtutok sa Panginoon. Gusto ko lang ulitin yung sinasabi ni Pablo sa unang pagbasa. Magalang kayo dahil sa pag-asa. Magtiyaga kayo sa pagkakilala lagi kayo manalangin. Yan sana ipaalala natin